nilalagyan ko na ng mga ganito. Hindi na ako naglalagay ng asin. Kasi maalat na. I mean, may alat na din yung mga powder na yun. Kain tayo ng simpleng breakfast. So, yan. Naibigay ko na kay Mauricio yung kanyang breakfast. La, tabingay pala kayo. Hindi naman kayo sasalita. Tabingay pala kayo. Tas ang dilim-dilim. Diba, may pa-notebook. Meron kasi akong mga ano. Nakalista na gagawin natin for today. Kumain muna tayo. Chill-chill muna. Dahil mamaya laban na naman. Kape tayo pala. Baka si ate yan. Oh, saan ka nakarating? Sa ate kakadating na. Kalenta ba ako? God bless ka kay mama. Nakakamera kasi mama. Alam po madam. Sorry po madam ha. Hindi ka nang ano. Good morning po madam. Magini kamay ko. Sabi sa amin, pag hindi nagmano sa amin, ang mano sa amin, or bless na tinatawag, pag sa pintuan pa lang, narinig mo na na may padating na matandaan. Sa amin yun na. Lumaki kaming ganun. Kailangan mag-bless ka na agad. Pag hindi, ganito. Alam nila kung sino hindi nag-bless, pero hindi sila nakatingin. Ay, mag-bless ako kay Joanne, ganun. Ay, mag-bless ako kay Shannon. Pag sa pinto pa lang, hindi ka nag-bless. Yan sa amin. Pero maganda naman kasi may respeto. Mataas sa amin ang respeto sa tundo. Bawal kang magmumura. Alam mo ba sinasabi mo? Kayo guys, ano yung mga ano yung breakfast nyo ngayon? Kumusta yung tulog nyo? Sana ay maganda. Ako medyo medyo late ako natulog kasi nag-transfer ako ng mga ang konti na pala nung ano ko nung memory ng phone ko. So, transfer ako ng bongga. Kailangan kada gising is a blessing nga, sabi ni OG Diaz. Totoo naman yun. Sabi nga nung pari sa simbahan, make everyday special. Kasi hindi na nga daw mababalik yung kahapon. Lagi ko sinasabi yan sa mga bata. Totoo naman na gawin nating importante yung everyday. And sabi, bago daw matutulog o aalis, magsasabi ng I love you. Kaso kung hindi tayo sanay, paano yun? Ingat na lang, ganun. Kasi baka mamaya, di ba? Wala nang kasiguradahan ang buhay ngayon. Akala ko yung pamili ko sa SNR noong nakaraan ay yun na yung last ko na pamili. Nakapagplano na kayo ng mga lulutuin sa pasukan. 2 days na lang pasukan na, guys. Akala ko nga yung grocery ko ng SNR. Yun na yung last grocery ko eh. Bago magpasukan, hindi pala. Kasi hindi pala ako nakabili ng mga pang-breakfast. Pero mayroon ako dito yung mga pang-baking, ganyan. Pero yung mga, syempre, hindi lang pang-baon. Mga pang-almusal din ng bata. Hindi naman pwedeng matamis yung papakain natin sa umaga. Yung binake natin, di ba? Tsaka hindi rin pwede lagi ganun yung baon nila. So, kailangan ko pang mag-grocery ng isa pa. Mga pangbaan lang naman kasi may ang dami pang meat sa ano, sa freezer. Yung katulad ng mga hotdog, mga luncheon meat, yung mga ganun. Saka pang breakfast nila, yung mga quick breakfast. Ah, prutas pala. Pinapabaon ko sila niyan. Yun ang baon nila. Madalas prutas, tsaka tubig. Or biscuits and tubig. Kasi ang ano nila, napakadali lang. 10 minutes lang. 10 to 15 minutes lang. So, hindi ako nagpapabaon ng juice sa kanila. Tubig talaga yung baon sa ano nila. Sa water bottle. Yun yung plano kong gawin ngayon, mga grocery pang baon. Thank you.
kailangan walang hangin para mas ma-preserve siya ng maganda. Wala akong pang vacuum eh. Ta-da! Yan. Ganyan ko siya preserve para inuunahan ko yung pagkabulok niya. Ah, diba? Na-save natin yung tomatis. Ganyan lang kasimple, guys. Pag naubusan ako ng Ziploc, kahit sa plastic labo ginagawa ko to. Basta walang, bawasan natin yung hangin or make sure na wala talaga siyang hangin. Kaya na, may sugpag-sugod kang na naman. lahat bagong gising pa. Si Ate Shannon and Ate Ina ay bagong gising lang. Pupunta na kaming SNR. Mamamalingki tayo ng grocery pang baon. Yun lang, konti lang ang papamilihin natin. May patugtog mga copyright na naman tayo. Dito na kami. Ano ba yung baon na gusto nyo? For school. Rice Krispies. Some fruit. I'm not sure though. Ah, sige. Ina, ito. Ano yung pang baon na gusto mo? For school. Bread or cupcake. Bread or cupcake. Or Oreo kaya. I'm gonna choose. Oh, sige. Tingnan natin. Ayan, guys. May mukhang magaganda ngayon. May buy one, take one. Tingnan natin. Ayan siya. Hindi ko masyadong gusto. Ang ganda nito. Buy one, take one. Ay, hindi. May percent lang. Ganda. Ayan. Ayan. Ay, ito. Ano ito? Plastic nesting to mixing bowl. Ganda ng kulay. Ay, pang fruits. Dry nga pa ito. Pang dry. Ayan, guys. Oh, ang sarap mamili. Ang daming naka-on sale. Makukuha ka na itong 300 nila. Ayan, no? 399. Buy one, take one. Eh, kailangan natin to. Wow, kailangan natin to eh, no? Ito, pang low bread. Maganda yung mga ganito nila, ginagamit ko sa baking and okay naman siya. Hindi siya nababasag. Ito oh, yan ba? $4.99 to. Mixing bowl. Kung meron lang tayong lalagyan sa bahay, no? Gusto ko tong mga to. Ayan, water bottle na see-through. Bakit? Ayan mga water bottle, no? Ah, ganda tayo. Ora, $9.99. Ito pa oh, mga naka-sale na din. Ito lagi, ito gusto ko to oh. 1.5, 12 piece set. Ito siya. Dapat makapamili na rin ngayon. Ang mahal na ng Corello. 6,000 lang yun, alam ko. Bili ko na. Set of 5. Ayan siya. Ayan siya. Medyo malapad, no? Oo. Or iba-ibang size pa. Malaki talaga tong isa. Yung isang piece. Iba-iba ng size. Yung isa malaki, yung apat maliliit. One large plate and four small plates. Okay. Stoneware. Pabilisan nga natin dito sa section na to at ang dami kong nakikita. Hindi ito yung papamilihin natin. Sarap din kumain din eh. Sa ganang plate. Oo.
Ito na lang kunin natin, ayan. 550 lang. Sobrang gusto ko yung mga mugs. Sobrang ganda. Para maiba naman na yung pakapi natin, mas sumarap kahit ano man lang. Joke. Unboxing. Unboxing. Ay, may ano na siya. Ah, may nalagyan. Stand. Ay, bawal buksan. Ah, sige. Kunin mo na yan. Ayan guys, nabudol na agad tayo ng pakapi. Pumunta tayo dito dahil hindi nga tayo dito. Hindi ito yung dayo natin dito sa ano, sa pamimili. Ang dami talagang sale. Nung kami ni Morris yung pumunta dito, walang ka-sale. Sale pinapapili. Sabi niya, ano nakita mo? Wala, kasi walang sale noon. Ang laki o. Patang haba. Kaiba to. May ayun pala. Pabilaan na. Ayan na. Nakakuha na rin pala sila. Last time, hindi ito buy one, take one, regular price. Ngayon, buy one, take one now. Bongga. Sa Watson's, nakuha ko siya ng 1,000. Isa lang. Dito, buy one, take one. This Caltrate Plus is $1,799. And the Advance is $899 for 100 tablets. This Plus is $329. I need Plus. This one's expiration is May 2025. Dito na tayo sa Meats. And nandun sila. And marami ako nakikita doon na hindi dapat bilhin. Dito na tayo sa Meats. Yan. Botang X. Dito naman. Ito yata yung gusto ni Ina. Hungarian. Ito ba yung gusto ni Ina? Ayan na yung kabilang cart. Mga dry doon. Dito na lang yung mga meats. Sige na. Kumain na. Nagugutom na daw sila. There is no... There's one. Shrimp? Marami ba siyang gusto? Sarap nito. Mojo. Ay. Yeah, oh. Ito, mas puti. Hash brown. Hash brown. What time, guys? Ay, may egg. Tissue tayo. Tapos na tayo. Ganito. Mabago yung dito rin. Tapos na. $170 Ayan pa.
channel. Down po. Uwi na. Mag-hold tayo. Ayan na. Uwi na. Sige, bubuksan niya yan. Kita niya yan eh. In 80 meters, turn right. Hi guys, nasa bahay na tayo and mag-haul na tayo. Kailangan ko na magluto. Gutom na lahat. Ayan yung mga pinamili. Haul na natin. So guys, start na tayo and quick hauling lang to. Ayan, bumili din si ate ng diaper ni Baby Kion. Mura doon. Pangbaon ng bata. Ayan, Rice Krispies. Yan yung gusto nila. May gagawin daw si ate. Sushi. Gusto niyang bumili nung nakapack doon, pagka kasi yung raw na fish, sabi ko kailangan talagang sobrang fresh. Hindi pwede yung lumipas na kasi hindi na maganda sa chan yun. Mango is 167. Oh, medyo mura pa din ngayon ang mango. Cucumber. Tapos pangbakan din ng bata itong Fuji apple. Nasa 289. And meron din natang gagawin si ate dito, no? Kaysa ito nagustuhan nila, yung ginisang toge. Ang mga bread. And like, I replaced kasi yung una namin binili ganito, may kagat ng rats or cockroach yun. Nasa 389 din yan. Tapos yung favorite nila na drink ng mga bata. And 4 pieces with, yeah, 5 piece. 5th is the stand. 4 mug lang with a stand. That's 500 pesos. And hindi ko mabubuhat yung bigas. May bigas tayo na 25 kilos ulit, Jasmine. Ayan, broccoli. Ito yung broccoli na ginagamit ko kasi pag fresh na broccoli is madaling masira. Ayan, ito lang yung mga pambaon. Ayan, hot dog. And ito gusto din nila, crab sticks, beef patty, and cocktail franks, bacon, maple bacon, and shrimp. Tsaka ito, butter pang baking. Mozzarella cheese. Ganito yung cheese na pinili namin na mozzarella kasi madaling mag-mold yung hindi individual pack na ganito kasi hindi naman masyadong gamitin. And the shank, 600. Paris, pwede na itong pakipasok. Ito pa, dalawang dog. On sale din to. Hindi ko na masabi yung price kasi hindi ko na siya matanda. And ito guys, nakita namin to sa malaking mall na pinupuntahan namin. 1,500. Samantalang doon ay 900 plus lang siya. Bumili rin ako ng Caltrate Plus kasi kailangan ng buto ko. Si Ate Ina, gusto niya to. Minsan lang siya magkagusto. So, sa pagkain na mag-request, so pinagbigyan ko talaga siya. Sabi ko, hey, sa ano lang tayo, breakfast lang tayo. Yung sinabi niya, gusto niya. So, okay. Minsan ka lang magkagusto, Ate. May presyo pa. And ito yung toothpaste nila Ina and Pia kasi hindi pa sila pwede doon sa Sensodyne na toothpaste namin. Ito, San Marino. Pangbaon din. Ito, gusto namin red dahil si ate naman ay hindi nagsasardina. So, red yung kinuha ko. Ay, nagsasardina sa ko. Ay, alam ko hindi. Kaya kinuha ko red. Pero hindi ba ang hang yan, no? Hindi, sa trash. Ayan, mushroom. And ang favorite ng lahat ang mackerel. Ito lang yung brand na meron sila. And may dalawa pa pala tayong itlog. Hindi na rin nakita. And usual nyo naman na nakikita yung. So, ayan lang. So, ayan lang guys. At magluluto na tayo. Thumbnail.
Ayan na guys, magluluto na tayo ng ating lunch na. Lunch lang to. Late na tayo. Kain tayo guys! Makakapagod din kahit saglit lang kami doon. Ayan, kain tayo. And meron tayong pakape. Ayan yung ano, mug na bago. Kaya sinabing 5 pieces kasi nga itong holder niya. Pero 4 pieces lang siya. Alam mo, grabe. Ang daming on sale ngayon. Kaso lang, syempre, kailangan naka-budget na talaga yung pera dahil ang dami na nating pamili. Ganun ako eh, sa isang buwan. Kailangan may naka-budget lang. Ang sarap, sarap-sarap mamili sa SNR. Anda. Kaya pagpasok mo doon, yung mga temptation nandun agad sa pagpasok. Syempre, mga mamshi na yung mga papasok doon sa kanila. Ang dami nila ngayon na ano, inaayos doon ng mga on sale. Hindi ka marunong mag-control, naku. Ang dami mong mabibili. Ang konti lang ng napamili namin, malalaki lang. Pero grabe, inabot din ng... Pero okay lang at nakuha na natin yung mga kailangan para sa pasukan. Lalo na yung mga pambaon ng mga bata. And yun naman yung mga importante. Kailangan tayo din na parents, prepare din tayo yung katawan natin, yung isip natin. Siyempre, mag-iisip tayo ng ano eh, ng mga hindi lang pangbaon. Yung daily na bago sila pumasok, yung anong kakainin nila, and pag-uwi nila, siyempre. Diba? Kayo, ano yung mga pinaprepare nyo, share kayo sa baba. Para magka-idea din ako kung ano yung mga tips na ginagawa niyo na pambaon sa mga anak, sa mga bata. Sineset na namin ang mga bata bago pa magpasukan. Like for example, 1 month, talagang inaano ko na sila. 1 month before ng pasukan, talagang sinasabihan ko na sila na malapit na ang pasukan, kailangan ganito na ang gawin, matulog na ng maaga ulit, mag-prepare na ng mga ganito, yung damitan, ayusin na, mga ganon. Para hindi mahirap sa pagpasok yung mga gagamitin nila. Sila talaga nag-aayos niyan. Damitan nila. Socks, naka-separate yan. Yung mga undies nila, naka-separate. Yung mga sando, yung inner shorts, naka-separate yan. Hindi nakahalo-halo. Shorts to shorts, ganun. Ang ayos ng damitan nila. Nagagalit ako pag hindi ganun. Masikip lang dun sa hallway, kaya hindi ko mapakita. So yan, kailangan din natin maset yung mind ng mga bata na yung routine nila ay magiging may pasok routine na ulit or schooling routine na ulit para hindi sila ma-pressure pag time na ng pasokan talaga. Kain tayo guys! Ako na lang mag-isa nang papahinga sila doon sa kwarto. Ang init din kasi. Gusto ko one time. Yung time ko lang na, yung mga pang-Christian stuff, gusto ko mag-take time lang ako doon. Kasi pag may kasamang bata, parang nagmamadali ka. Kaya kanina kumuha ko ng sarili kong cart, hinayaan ko silang mag-ikot-ikot ng sarili nilang gusto nilang ikutin. Kasi matagal ako, katulad nung pagkuha ko nung gamot, yung cult rate ko, para kasi sa buto ko yun, mahina yung buto ko. Ano to, prescribe ng doctor. Nagtitake time ako, tumitingin pa ako ng kung ano doon sa, ng mga kung ano-ano doon. Sabi niya, ma, hindi pa ba tapos? Sabi ko, sige, kukuha na lang ako ng sarili kong cart, umikot na kayo. Siyempre, hindi pa sila masyadong interesado sa mga gusto ko dahil ang daming pang baking stuff ngayon, sobra. Samantalang nung kaming dalawa ni Morris doon at wala masyadong tao, wala. Walang mga ganun. Tsaka, ang hirap talaga ng lalagyan namin sa kusina. Napaka-konti. Ang hirap-hirap ng storage namin. Kaya, nag-iisip talaga ako. Pinaplano ko kung ano talaga yung bibilhin ko ng mga storage cabinet. Kung magpapasadya ba o bibili. Handa na ba kayo guys? Sa Lunes na ang pasukan. Iiba yata, sa 29 pa eh, na yung pasukan. Pero, malamang pasukan na to ma-upload kasi ang dami ko ng
Ang dami ko pang pending na vlog na tungkol sa back to school, guys. Pero magaganda naman yung mga yun at talagang pinaghandaan ko yung mga vlog na yun. Kaya manood kayo, ha? And salamat sa panonood palagi. Kahit yung camera ko namamatay, bumubukas yung ilaw. Sa camera yun eh. Isa sa kaligayahan natin ang mapunta sa grocery store, yun, no? Ang heaven, lalo na sa mga SNR, landers. So yan, mapapadalas ang... Kaya madalas akong mag-grocery vlog. Kasi alam ko, gusto natin yan, ang mga mamshi. Kung pwede nga lang na mag-vlog doon na yung katulad ng dating ginagawa ko, na pinapakita yung mga stuff talaga ng... yung mga product or items ng mga SNR. Papakita ko sana, kaya lang bawal na. So, ayun lang guys. At mag-aayos pa kami dito. Maraming salamat palagi sa panonood. Sana ay nakaprepare na rin kayo ng para sa pasukan. Kita tayo ulit sa susunod na vlog. Walang aabsent.